to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and forever. So stand up. Lord, come to my assistance. Lord, make peace with us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. We praise you, Father, for your gifts of dust and nightfall over earth, for shattering the mystery of death that leads to endless day. Within your hands we rest secure, in quiet sleep our strength to you, and give your heart peace and love to you and sleeping glory. Your glory will ever seek, in rest as in activity, and in its fullness is revealed, for source of life, O dream. Do not hide your face from me, in you I put my trust. Lord, listen to my prayer, turn your ear to my appeal. You are faithful, you are just, give answer. Do not call your servant to judgment, for no one is just in your sight. The Lord be with you. And a reading from the Holy Gospel according to John. At that time the Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? Jesus answered and said to them,
Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen. Amen, I say to you. Whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that came down from heaven so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Habang tayo'y nakatitig sa papirasong pinapay, na siyang ating sinasamba bilang sakramento. Sakramento ni Kristo ang buhay sa piling natin bilang pagkain ng bibigay buhay. Ang tinapay ng buhay. Nais kong mag-alay ng dalawang punto. Ang una, tungkol sa tinapay na nagmula sa langit. Ang tinapay na galing sa langit ay ordinaryong tinapay. Pagkain pang araw-araw. Ang pangalawang punto, ang tinapay na galing sa langit ay pantawid sa lakbay. Pantawid sa lakbay. Sana makatulong na rin ito sa paghahanda ninyo ng homily sa darating na linggo. Dahil alam kong malapit na kayong maubusan dito sa walang kamatayang bread of life. Kung bakit ba naman pinaghati-hati siya in 5 installments. Kaya baka binuhos na ninyo lahat ng alam nyo sa Bread of Life noon pa lang 17th Sunday in Ordinary Time. Papasok pa lang tayo sa 19th Sunday in Ordinary Time. Pangatlong Bread of Life na to, may 20th pa, may 21st pa, limang Bread of Life gospels. Kaya, magpunos nyo tayo. Tipin-tipirin ang mga bulata. Huwag ilarga ng insanan. Kasi, naghahanap ang pagkain ng mga tao na lumalapit sa inyo. Huwag nyo silang pauuwiin ko ito. Gusto kong simulan doon sa translation ng Give us this day our daily bread. Panem nostrum quotidiana da nobis proprio. Wala akong problema sa quotidiano. May problema ako sa Tagalog translation. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. Alin ba talaga hinihingi natin? Ang para sa ngayon o para sa araw-araw? Medyo confused ako sa translation mo yun. Bigyan mo po kami ngayon. Ngayon lang, ng aming kakanin, sa araw-araw. Kaya,
Naalala ko, minsan lang napagalitan na katikis pa. Nung ako'y maliit na bata pa. Nang binibiro namin ang ama namin sa kapampangan. Di-reformulate ko yung bigyan mo kami ng kakanin. Ang sabi ko, ang kakanin kailangan namin, ibigay mo na po lahat ngayon. Tsaka na lang namin iinit-initin araw-araw. Hindi pa usong microwave mo. Akala ko ganyan ang sinasabi ng Our Father. Na humihingi tayo dahil sigurista tayo. Humihingi tayo ang kakainin natin sa lahat ng araw. Na para bang humihingi na natin ngayon ang lahat ng kakailangan natin sa araw-araw. And I realized na baka mas tamang i-translate ito na bigyan mo po kami ngayon ng pagkain pang-araw-araw. Ang hinihingi natin ay pagkain pang-araw-araw. Iba yung pang-araw-araw sa pang-special occasion. At ang background nito ay ang mana sa disyerto. Naalala ninyo ng nakaraang linggo, umaangal na sila. Binasa natin yun sa unang pagbasa. Umaangal na ang mga Israelita dahil sila'y nagugutom. At ang sabi nilang mabuti pa, hindi na tayo tumakas mula sa pagkaalipin. At least, kumakain tayo ng masarap. Tapos hindi dito tayo sa miserableng disyerto nito, kung walang pagkain, walang pinunin. Angal, puro sila angal. Buti na lang matyaga ang Panginoon. Buti na lang hindi sila pinaulanan ng kidlat ko. Kung minsan nagagalit din ang Panginoon. Alam niyo, kaya minsan pinadalhan sila ng ahas. Maangal, maangal. Pinadalhan sila ng pugo. Ayun, satisfied sila. Nag-barbecue ng pugo. Kinabukasan, maangal na naman sila. Wala daw tinapay. Pinadalhan sila ng tinapay. Binigyan pa nila ng pangalan yung tinapay na yun eh. Dahil nung pulutin nila, tinignan nila. Sabi niya, ano ba yan? Ang salitang mana ay Hebreo. Ang manhu, ibig sabihin, ano, iyan. Para makuha mo yung sense, lagyan mo ng tono, ano, iyan. Ganyan kung umangal yung batang ayaw kainin, yung pagkain ay hinanda ng nanay niya. Masakit sa magulang. Yung ipaghanda yung anak niya. Ipagluto sila. Ng pagkain kinaleng niya. At pinagpaguran. Kinayo. Pagkatapos ng lulun ng ihap, uupo ang bata. Niya sabi niya, yan na naman. Ano ba yan? Sakit yun sa magulang. Kung paano masakit kay Yahweh. Binigyan na sila ng pagkain, lumakakal pa sila. Kung minsan, pag ganyan tayo, magsasabihan tayo ng mga nanay, nasabihin sa atin, kainin mo yan. Masasalaman pa nga, yung ibang bata, doon ang kinakain. Tapos tayo, meron na tayong galunggong at saka isang isda. Naghahanap ka pa nang wala. Kapunin mo yan. Nasakta na kalooban ng Diyos. Huwag kang maghahanap ng Red Ribbon Cakes at disyerto. Huwag kang maghahanap ng chooks sa disyerto. Huwag kang maghahanap ng lechon sa disyerto ka. Kainin mo. Ano meron?
kinubuan ngayon, pagkain pang araw-araw. Makarapos. You want to eat the bread of the promised land? You have to learn to eat the bread of the desert. That is why manna was called the bread of affliction. Hindi po ako humihingi Panginoon ng pagkain espesyal. Makaraos ngayon. Ito yung dasal ng dukha. Panginoon, makaraos ko. Ang taong dukha, hindi naghahanap ng wala. Kahit ano na, salamat. Gracia. Kaya napakaganda isipin na ang Diyos na pakilala sa pamamagitan ng pinaka-ordinary. Pinaka-common na bagay na kailangan natin sa araw-araw kahit. Ang Diyos na napaka-ordinary pagkain. Narito tayo sumasamba sa isang pirasong pinagkain. Minsan sa isang parokya, mayroong isang pari na nagtayo ng isang Blessed Sacrament chapel, Adoration chapel. Pinaganda niya yung chapel. Bumili siya ng magandang monstrance na gawa sa ginto. At upang akitin ang parokyano, binagay niya isang caption from 2 Corinthians chapter 4 sa tapat ng simbahan ng chapel. Nakalagay, "This treasure we possess in the earthen vessel to make it clear to us that its surpassing power comes from God and not from us." 2 Corinthians 4. Eh, minsan may isang magnanakaw. Makita niya, treasure. May treasure sa loob. Kaya, noong gabing walang katingin at wala nang nababanta, pinasok niya yung kapila. At ninakawan niya yung parok. Kinabukasan, ang sakristan ay nagpanik. Sisigaw siya, "Father, Father, ninakawan mo tayo." Nabuhay ka agad sa parish priest. Baka na-desecrate. Baka na-desecrate sacred species. Takbo siya agad. Nawawala yung monsters. Pero nagulat siya. Yung magnanakaw ay mukhang curious kung ano ba yung sinasamba ng mga tao sa loob ng monsters na yun. Binuksan pa niya, nilabas pa niya yung hostya, at nung makita niya yung ordinaryong tinapay na, binitawan niya, nilagay lang niya sa altar, at ikinakbo niya yung monsters na ginto. Nung makita ng pari na nandoon, Blessed Sacrament, napangiti siya. At sabi niya sa sakristan, "Huwag kang mabahala. Napakatanga ng magnanakaw." Iniwan niya yung kayamanan, ipinakbo ang dalagyan. Magandang panaisipan. Kahit mga bintot pila ang lalagyan, alam natin lahat, hindi yun ang kayamanan. Ang laman ng kayamanan. Pero ang laman niya, tinapa. Oo, katawan ni Kristo, tinapay pa rin. Nag-aral naman kayo ng transubstantiation. Yes, the substance is different, but the form is still the same. It's still bread. Kaya huwag tayong makikinig sa mga
bigla daw nagiging state yung katawan ni Kristo, hindi yung transubstantiation. Transubstantiation means tinatay siya. Sa ordinaryong tinatay na yan ay makakatagpong ng buhay si Kristo. At si Kristo ay Diyos. Makakatagpong ng Diyos sa ordinaryong tinatay na yan. Kaya pala ang mga magikero, ginamit nilang focus focus. Yung palang salitang focus focus, eh dahil noong dating pa misa, hindi naman naiintindihan ng mga tao. Ang alam lang nila, ang pinaka-sagradong sandali ay yung consecration. At ang alam lang ng mga tao, ang sandali nyo, lumulubod na. At bumabating-ting pa yung kampana. May usok pa, pausok ng insenso. Nakakapangilabot dahil ayon sa pare, ang tinapay naging ng Diyos. Kaya, inisip ng mga magikero, ang mga pare ay magician. Ino-focus-focus nila yung tinapay para maging Diyos. Hindi nila alam yung akala nilang focus-focus ay Latin hoc est enim corpus mei. Hoc est enim corpus mei. Focus-focus mo ang Latin. Ang maparing magikero, makakala natin yun ang transubstantiation. Sa pamamagitan ng iyong magic hands, ordinaryong tinapay ang magiging Diyos. Bakit kaya natin makita ang tinapay na nagiging Diyos, pero hindi natin makita ang Diyos na nagiging tinapay? Baliktad yata ang intindi natin sa transubstantiation. This is not magic, it's still real. Why don't you try it? Why don't you crush it? That is what is marvelous, what is wonderful about our God. That He allowed Himself to become vulnerable like bread that can be crushed, that can be broken, that can be consumed. That is the wonder of us. Ito ang kenosis. The self-emptying act of God who allows Himself to become human. That is why in the Eucharist we repeat the mystery of the Incarnation. The God who allows Himself to become human. God is saving humankind through a human being. Through one who becomes one like us in all things but sin. Diyos na totoo at tao. Hindi siya Diyos na nagpapanggap na tao, kundi Diyos na totoo sa tao totoo. Kaya siya ang ating tipan. Sa Kanya, iisa na ang Diyos at tao. Inseparable. Pinag-isa ni Kristo isang katauhan at isang kadiyosan. Siya ang ating tipan. Siya ang bagong tipan. Itong tinapay nito, ordinaryo lang. Nagpaka-ordinaryo ang Diyos. Kaya sino mang tumingin sa atin, isipin mga baliw ka na. Ano ba'y sinasamba niyo dyan? Baliw na ako, baliw. Totoo na ng ordinaryong tinapay ang sinasamba namin. Sinasamba namin ordinaryong tinapay. Yan ang
pag-ibig ng Diyos na Panginoon. Sino ba yan? Sabi ng mga taga-Galilea. Hindi ba't ordinaryong tao lang yan? Hindi ba't alam natin ang nanay at tatay niyan? Hindi nila matanggap ang Diyos na mukhang ordinaryo. Hindi nila matanggap ang Diyos na mukhang tao. Mas madali nila matanggap ang Diyos na mukhang ordinaryo. Pero, ibahin mo ang Diyos. Madalas, sinasabi natin, sumasampalataya tayo sa Diyos. At ang pananampalataya para sa atin, madalas ay tungkol sa atin. Tungkol sa atin. Ang pananampalataya ay tungkol sa taong sumasampalataya sa Diyos. Pero nakakalimutan natin, ang Diyos na sumampalataya sa tao. Yan, sana ang Diyos na sambahin natin. Na tumitingin sa iyo, hindi lang ikaw tumitingin sa kanya. Tumitingin siya sa iyo ng buong pitalo o mamahal. Sa kabila ng ating kagulastuhan, kababahan, kagustaan, pagkamakasalanan, hinili pa rin niya tayo. Kaya niyang iligtas ang daigdig sa pamamagitan ng tao. Kaya, minsan sinasabi ko, bigyan mo po kami ngayon ng pagkain ng araw-araw. At nasasabihan ko mga bata, kahit kailan huwag mo iisnabi ang pagkain, inihain ng magulang ninyo. Kasi tatandaan kayo. Pag tumanda kayo at nag-asawa at nag-anak, kakayod din kayo. Ani matutuklasan, mahirap palang buhay. Ang bata ka, akala mo, pinapakain sa iyo, kanin at kulang na. Paglaki mo, matutuklasan mo, pinapakain pala sa iyo, dugo, luha, pawis ng magulang mo. Yan ang iyong karistila. Kaya ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. That is not strange to our people. They know what Jesus means. Ang pinapakain ng taong tunay na nagmamahal, hindi lang kain at ulit, ang pag-ibig, pag-ibig na hindi konsulo. Hindi umaangal, hindi umaatras, hindi iniinda ang sakit at pait at pagsubok. That is where what is most divine shines out in our crushed humanity. Pangalawang punto, ang tinapay ng buhay ay pantawid sa lakbayan. Ginagamit din natin yan, pantawid gutom. Pantawid. Pero sa darating na linggo, first reading, is from the Book of Kings. Kailan na rin ito? 1 Kings 19. Si Elias. Depressed na depressed, ang kawawang Elias, nag-iisang survivor, lahat ng mga propeta ng Israel, dahil ang prinsesa o ang reyna Jezebel na asawa ni Haring Ahab. Pinapatay niya lahat ng mga propeta ni Yahweh. Isa lang ang nakalusot ng atak, si Propeta Elias. Wala siyang ginawa kundi mag-TNT, tago na tago. Hanggang sa napago na siya. Minsan, naglalakbay siya. Pilit niyang inaabot. Bundok ng Panginoon. Pero nauunahan ko ng pagkasira ng loob. Malungkot na malungkot. Kaya nagdasal sa Diyos.
Panginoon, hayaan mo na akong mamatay. Ayoko. Marami tayong mga kaparokya na nasa ganyang kalagayan. Panginoon, sana huwag na akong gumising. Nangyayari sa tao, mawalan ng gano'n ng Diyo, gano'ng magulang. Sisiraan ng Diyo. Hindi lang mga bahay ang inaanay, tao din. Sabi nila, masira ng lahat sa atin, huwag lang ng loob natin. Kaya ang propeta Elias, sirang-sira ang loob niya. Ayaw na niya gumising. Ngunit, pilit siyang ninigising ng anghel at pinapakain. Bumangon ka. Hindi patapos ang lakban. Patuloy ka sa paglalakbay. Tulog siya ulit pagkatapos. Ginising siya ulit. Hanggang nakaabot siya sa mundo. At doon narinig niya ang tinig ng Diyos. Hindi sa lindo. Hindi sa nalakas na bagyo. Hindi sa apoy. Kundi sa maraming maraming tinig. Tayo din, minsan, parang ayaw na natin. Siguro magandang itanong, anong nakakabigat sa ating lakbay? Tayo ba'y nalagay na sa ganyang kalagayan na kung ayaw na rin gumising? Parang bigat sa loob. At dito po mapasok ang Eucharistia sa buhay na ang tawid bruto. Hindi lang pagkain buhusog sa tiyan at pantawid bruto na kailangan na rin. Hindi lang pantawid bruto ng tiyan ang kailangan ng bayan. Bakit sa gawin ninyo? Bakit ba sila pumapasok sa mga simbahan ninyo? Nagkutong sila. Ang alap natin ay pagkain. Isang tawid bruto. Gutom ng kaluluwa, di lang gutom ng katawan. Tantawin sa isang mas matinding gutom, gutom para sa lupang pangako, gutom para sa buhay na ganap, buhay na walang hanggan. Kayo mga kapwa-hiniram ng Diyos, tagahalin ng pagkakas ito. Sa pating ito, makipag-ugnayan tayo sa Diyos na nagpakababa, ang Diyos na naging ordinaryo, ang Diyos na nagpakatuloy dahil sumasampalataya siya sa atin. Nag-aalok siya ng pagkain dahil nais niya tayong itawin sa mahabang lakbay patungo sa mas ganap na buhay na ihanda niya. So, ituloy natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Siya lang ang tanging yaman natin. Nalagyan lang yung monsters na yun. Yung laman niya, siguro wala pang nalagang piso. Magkano na mga yung question. Ganun na. Pag kinain mo siya, na-digest mo siya. Magiging bahagi siya. At ang intimate God who really wants to become every bit a part of the people of the world.
Jesus.